inyo mga katoyo, magsisimula naman tayo sa bagong episode ng Jess Rain TV! So nakikita nyo naman po, mga gutom na talaga sila. Sis! Sis! Hello! Gutom ka na, baby? Bebe! Ayan po, nagtakbuhan na po sila. So okay, start na ang cooking show! Ang ating merienda for today, the leche cake! Simulan na natin! Tara na mga katoyo! Isang paalala, ugalingin natin ang paghuhugas ng kamay. 30 seconds lang! Happy birthday! Simulan natin sa paggagawa ng leche flan. Unahin ang arnibal, 3/4 cups of sugar at 1/4 cup ng water. Lutuin lang natin ito at ihalo-halo hanggang ma-achieve natin ang amber na color. Paalala, ang kawali namin ay malinis na! So ganyan ang kihinat na kulay niyan. Actually, dapat pala mas dark pa dyan, pero pwede na yan. Atin ang ihanda ang ating mga lianera ngayon. Yan! Sisimulan naman natin ngayon ang pagbubuhos ng ating arnibal sa ating mga lianera. Sa nakikita nyo, medyo maputla ang nagawa kong arnibal. Pero nasa sa inyo na ito kung mas gusto nyo pang i-achieve ang more browner na look nito. Browner talaga! Kaloka! So yan, spread. Paalala, masyadong mainit ang mga lianera dahil sa kumukulong asukal. Mag-ingat! At magsisimula na tayo para gawin ang leche flan. Ihanda ang mga sumusunod. Itlog na 5 piraso. Isang Alaska evaporada. At isang malaking kondensada. So ready na tayo mga katoyo. So, gagawin natin, ihanda ang 5 itlog. Basagin sa isang mangkok. Yan, 5 piraso yan. Para sa recipe na to, gagamitin ko ang buong itlog. Sayang! Yan. Parehas din naman kasing sarap nung egg yolks ang yung gagamitin. Pero syempre, quarantine ngayon, kailangan wais! So yan. I-mix-mix ng konti ba? Yan. Tapos sabay dagdag ng evaporada. Halo-halo lang! Halo! 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 Yan! Ilagay ang kondensada! Yan! Oops! Kailangan talaga kuhang-kuha yung laman ng kondensada. Yan! Tipid tips! Gumamit ng kutsara. Tip pa ba yun? So, yan. So, sige. Kayuri ng todo! Yan! So, keri na yan, girl! Baka naman pati lata mapasama na. So, ikot-ikot, halo-halo, whisk! Oh, honey? So, makikita nyo, nagko-combine-combine na siya. Oops, may naiwang isang itlog na pula. Ewan ko ba, ba't naging itlog na pula yan? E kulay dilaw naman yan. Ah, basta, continuous lang ang paghalo. Halo. Oh, makikita nyo, sobrang creamy na yan mga girl. Mga katoyo, talagang maaamoy nyo ang bangot sa nagsasamang itlog at mga gatas-gatas. Yan. So, ready na ito. So, strain na natin. So, strain na natin ito mga katoyo para matanggal yung mga lumps. O, diba? Lumps o yung baku-bako. Baku-bako? O, yun. O, so, pag na-strain na, o, isa pang beses, 2 times nating strain. O, see, transfer sa kabila. Well, pag natanggal natin yung mga baku-bakong yan, aba, mas magiging creamy ang ating leche flan. Yan. O, strain ulit. O,
na-achieve na natin ang creamy cream na leche flan. Voila! So pag natapos ng ating leche flan, kunin ang mga llanera natin kung saan nandun ang armibal. Sabay, ibuhos dito ang ating leche flan mix. So ako, habang nagsasalin nito, in-strain ko ulit para talagang wala akong makitang buo-buo. So yan, isang malaki, isang maliit. Actually, marami talaga kaming llanerang nagawa niyan. So tinago ko lang para mas cute kung dalawa lang. Mas mukhang social, di ba? Oh, yan. Sige pa. Oh, see? Simulan na natin ang paggawa ng cake batter. Ihanda na mga ingredients. Dapat ang ating dry ones ay thoroughly sifted. Ihanda na natin ang 1/4 cup na Oilion Girl Oil. Tapos itong, ang bilis! Friendship! Ang bilis! Oh, teka, one more time. Adong nagmamadali si Mr. T? Gutom na yata. Oh, so yan. Oh, mantika yan. 1/4 cup. Tapos, 3/4 cups of water. Tapos, kailangan dapat baking powder. Kaso, ang meron kami is baking soda. So, gagawin na lang natin siyang 1 teaspoon. Tapos, 1 teaspoon din ng salt. And we need 3 tablespoons of sugar. White sugar, ha? Tapos, kaloka! Bakit may na-exena ng lalagyan dyan? Wala lang yan, mga friends. And 4 egg yolks. O siya, let's go! So, nakikita nyo naman, yan yung mga kailangan natin. Pagpasensyahan nyo na yung isang lalagyan. Gutom na talaga. Tom Jones na talaga si Mr. T. So, simula na natin pagsamasamahin lahat ng dry ingredients. Oo nga pala, mga katoyo. Dapat cake flour ang gagamitin natin. Since wala kaming available cake flour, so gumawa kami ng isang alternative. So, what we did is yung 1/3 cup, 1 1/3 cup ng flour, dinagdagan namin ng 2 tablespoon of cornstarch. So, pwede na yon. Yan. So, after nating mahalo ang dry ingredients, ihalo na natin ang egg yolks. So, yan. Paghalo-halo-halo-halo-haluin lang natin. Tapos, idagdag ang tubig. So, stir continuously lang. Alam ko nakakapagod magpaikot-ikot. Pero, feeling ko mas pagod ang mga flour natin. Dahil sila ang laging naiikot-ikot. O, diba? Mas okay nang umikot kesa mampikot. So, basta, mga katoyo, i-ano lang natin yan, ihalo talaga natin ng maigi. Hanggat maging smooth na ang texture. So, medyo matagal yan. Medyo hard siya. Mahirap talaga yan. Pero quarantine nga na sobrang hirap, kinakaya natin. Ang magpaikot-ikot pa kaya, di ba? So go, 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 go mga katoyo! Kaya natin yan. So pag nakita natin, napansin natin na medyo matigas ang ating mixture, so oras na para dagdagan ito ng ting-ting-ting-ting! Water! So yan. O, napapansin nyo, medyo nagiging smooth na siya. Patingin. Hindi marunong kumuha. Sandali. Yan. Ganyan ang perfect texture. Simula naman natin gumawa ng meringue gamit ang 4 na egg whites. Yan. Halo-halo lang. Tapos, dapat meron tayong cream of tartar. Kaso, wala na namang available ang lola mo. So, nilagyan ko na lang ng suka. Half teaspoon lang ha. Tapos, sugar. Yan. Ikot, ikot, ikot na naman. Hintayin natin maging perfect yung consistency niya. Dapat maging stiff ang ating meringue. Girl, saan ka naman nakakita ng meringue na labsak, diba? So, dapat mga katoyo, todong-todo ang ating mixer para ma-achieve ang ganitong resulta. Diba, stiff? Ready na mga katoyo! So, ihanda, kunin naman natin ang ating cake mixture. Malamang, halo-halo na naman. So, yan. Pero this time, dapat gentle lang. Dapat yung pag-incorporate natin sa meringue
is using the procedure of tempering, hindi tempering. Ano nga ba yan? Yung gano'n? Folding. Perfect. Folding. So, dapat ifo-fold lang natin yan kasi ayaw nating mawala ang air sa meringue o merengue. O, diba? O siya. Huwag agad uubusin ng todo-todo. Kailangan magtira ka sa sarili mo. O, gawin nating 2-batch yan. O, actually, ginawa ko nga yatang 3-batch. O, 3-batch nga yata yan. O, yan. O, lagay. Tapos, haluin na natin ulit. Ay, correction. I-fold. Yan. So, lagay-lagay lang. Tapos, folding ang lola mo. Oh, i-fold na yan. So, make sure lang talaga, talagang gentle lang talaga. Diba? Ang pag-ano natin dyan, pag-fold. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin haluin dahil grabing humalo si girl. Oh, so, dapat ganyan pa rin, kaganda yung consistency niya. Actually, dapat nga siguro medyo patigasin pa natin ng konti ang ating meringue. Pero keri na yan. As long as hindi mauubusan ng hangin ang merengue, kung hindi, kakamatay niya ito at babagsak ang dough natin. So yan, mix-mix lang. Oh, dapat makikita mo talagang nagsasanib puwersa ang dilaw sa puti. Oh, yan, ganyan. Oh, perfect na yan, girl. Approve na. Oh, bongga. So, dahil binonggahan na ni girl, mga katoyo, so oras na ngayon para ihalo natin ito sa ating leche flan. Oh, girls, mga katoyo, kunin na ang mga lianera natin. Yan. Pero dapat ha, dahan-dahan lang nating ibuhos ang ating cake mixture. Baka naman mamaya haluin nyo. Eh, tsaka nyan. Hindi nyo makikita ang layering effect nyan. Oh, approve na. Oh, honey? Mm. Oh, ang cute nila. Oh, diba? Perfect na yan. So, i-cover naman natin ngayon ito ng foil. Sa gayon, hindi yan matubig-tubigan. Alam nyo naman, sa initan, magpapawis yan. Magtutulo-tulo ang tubig. Ayaw naman natin ng ganun. Tsaka yun, friend. Promise. Pangit ang flavoring effect nun. So, whiz, dapat mangyari yon. O, idire-diretso natin yan. O, isa pa. Ganyan. Ihanda na natin ang steamer at simulang pakulaan ito. Ah, honey, dapat ganyan ang effect para walang butas, friend. Anang isang oras, ubus na ang gas. Tapos na ang ating lecheng cake. Ah, sarap! Oh, friends! Start na! Tiki mo na! Hello mga katoyo! Oras na naman para tikman natin ang... Lecheng cake! Tikim! How was it? Lasang balot. Masarap, tamis. Lasang balot. Lasang itlog. Approve? Approve! Pero masarap. Yeah, baby, halika na dito. Mga katoyo, thank you po sa lahat ng mga supporters namin. Salamat. Yes, thank you. So, shoutout po na kay Daddy Toysi, kay Tito Wilan, kay Tita Cecil. Nanay, baka na mapanoorin mo kami, Nanay Yoli. Hi, kay Nanay Helen, kay Kuya Ma, kay Ate Sharon, kay Kuya Troy, kay Alamang, kay Bagoong, oh my God, ang dami nyo, kay Pongs, sa lahat, kay Mimay, kay Unoy, Abir. Utang na loob po, pakisubscribe naman po yung ate. Uy, tsaka pati like. So, part 2, kay Ate Sharon, kay Ate Bune, kay Bunsoy, kay Master Trike, hello po. Sa best friend ko, Liz Ann. Yes, Liz Ann. Liz Ann, panoorin mo. Watch. So, ang dami. So, ang dami naming subscriber. Ay, tsaka pala si Dex. Hi, Dex. Make sure, ha.
Sige na nga, ya. Pati na rin kay Mami. Hay na lang. Mami, napipilitan na kami, pero salamat. Tara! Thanks for watching. Please like and subscribe. Thank you.